Hello guys, good afternoon. At ngayon ay punta naman tayo sa ating palabas sa Walang Hanggan. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! So diba kahapon guys ay na-hospital si Katharina dahil nagka-dengue siya and then lumala nang lumala yung kanyang kondisyon dahil hindi pa sila nakahanap ng donor na type B na dugo. So, sabi naman nitong si Emily ay dahil tumawag daw itong si Adrian at sinabing lumala na daw yung kalagayan ni Katrina, sinabi ni Emily kay Danielle na pupuntahan na lang daw niya si Katharina, baka magsisi daw siya habang buhay kung hindi niya ito makita before kung ano man mangyari sa kanya. So, ayun na nga at pinuntahan na nga ni Danielle, itong si Katrina at yung si Flora ay yung Yaya Flora ay nakatulog. So nakapunta siya doon dahil wala dito si Nathan dahil si Nathan ay umuwi muna sa kanila. At yun nga at sinabihan niya itong si Katrina na mahal na mahal kita, pero si Katrina ay nagising at sinabi niyang huwag ka nang umalis, huwag mo na akong iiwan, dito ka lang, huwag mo akong iiwan. Sabi naman ni Daniel, hindi naman kita iiwanan, dito lang ako. Mahal na mahal kita, Katrina. At sinabi naman ni Katrina ay mahal na mahal din kita. Ganyan. Nagising siya, tapos pagkatapos yung nagsabi na mahal na mahal kita, ay bumalik na sa pagkatulog itong si Katrina. And then si Daniel naman ay dahan-dahang umalis. At ito namang si Nathan ay patungo na sa kwarto ni Katrina. At nakita ni Daniel na patungo na ito sa kwarto. And then yun na nga at sabi ng nurse ay kailangan na daw masalina ng dugo itong si Katrina dahil nga lumala na yung kanyang kondisyon at narinig iyon ni Daniel. So, yung pagpasok ni Nathan ay tiningnan niya si Yaya Flora nakatulog and then si Katrina din ay tulog pa din. So, umalis muna itong si Nathan para pupunta sa cashier. And so, itong si, ano naman, si Daniel ay nasa likod lang ng pintuan. So, nakaalis si Daniel. And before umalis si Daniel ay pumunta siya doon sa may, dahil mag-donate siya ng dugo. Dahil type B kasi yung dugo niya. So, pareho sila ni Katrina. So, nag-donate siya ng dugo, pero hindi niya pinasabi kung ayaw niya ipasabi na sa kanila ni Katrina or nila ni Nathan or sa mga doktor na siya yung donor, yung na si Daniel. Yung nakaalam lang is yung nurse lang talaga. So, yun na nga at nakuha na niya siya ng dugo at nilipat na kay Katrina and then yun na at naligtas na si Katrina dito at stable na yung kanyang kalagayan dito. So, nagwa-wonder sila kung sino ang nag-donate ng dugo at bakit ayaw magpakilala. So, sabi naman ni Katrina ay gusto ko sanang bumisita daw yung donor ng dugo. Kaya lang, nagtanong sila sa doktor ay hindi din daw nila alam dahil confidential daw yung pangalan ng ang nakaalam lang talaga is yung sinabihan ni Daniel. So, ayun na nga at umuwi na si Daniel at ito namang sina Jane ay araw na sana ng kanilang trip patungo sa Amerika dahil pupunta daw sila ni Joana doon sa kanyang lolo dahil meron silang sasabihin about sa kay Joana. So dahil ayaw ni Joana na sumama patungo sa Amerika ay lumayas siya dito at doon siya pumunta kay kina Daniel. So, doon muna daw siya magstay. Hindi pa sana papayag itong si Daniel. Kaya lang, naawa siya dahil gabing-gabi na baka kung ano pa ang mangyari niya sa daan. Hello. So, pinatuloy na lang siya ni Daniel sa kanila at hindi naman niya alam kasi na kinaibigan ni Emily itong si Joana. So, ito namang si James ay itinago niya yung mga frame ng mga picture ni Emily dito at sinabi niya kay Emily na nag-insist daw si Joana na doon muna tumuloy sa kanila. Tapos, yun na nga, pinapasok na niya si Joana ni Daniel at sinabi niya na ipakikilala daw siya sa kanyang mama. Pero sabi ni James ay natulog na daw yung kanyang mama. So, bukas na lang daw. So, ayun na nga at sinabi naman ni
ano dito, so sa guest room siya natulog. Sinabi naman ni Emily dito na kumusta daw si Joana, okay naman daw dahil Lumayas, dahil papapuntahin daw siya ng Amerika pero ayaw niya. So yun, tapos ito namang sina Jane at si ano dito, si yun, si Marco, yung ama ni ano ni Joana, ay parang nagwo-worry kung saan napunta si Joana dahil nga Lumayas ito at hinahanap niya nila. So ito namang si Frank, si Marco, ay yung nasa isip niya ay si Daniel. So pinuntahan nila ang bahay ni Daniel kasama itong si Tomas, at nag-aaway pa sila dito dahil nga itong si Tomas ay sinuntok niya si Daniel, pero buti na lang at nandoon si ano si Marco, so hindi natuloy yung kanilang suntukan dito, at lumabas si Joana din para umawat at huwag daw pagalitan si Daniel, huwag daw magalit kay Daniel dahil siya daw yung pumunta dito at nakituloy. Siya daw yung nag-insist na magkituloy doon. So, sinabi naman niya, dahil marami naman daw sila doon, sabi ni Joana, marami naman kami dito, nandiyan naman ang kanyang mama. So, si Emily ay nakasilip lang sa veranda at parang na maninag lang siya, hindi siya makilala kung tingnan mo dahil nga madilim. So, tiningnan ni Marco dito. At yun ba ang ina mo? Bakit yung ina mo, kung matino ba daw yung ina ni Daniel, ay dapat hindi doon niya hinayaan na pupunta si Joana doon at makituloy. At sinabi naman ni Daniel, wag mong sasaktan ang ina ko, wag mong isali yung ina ko dahil grabe na daw pagsakit na binigay sa kanya ng kanyang ina. Bakit, sino bang ina mo? Sabi naman ni Marco. Sino bang ina mo? Tapos buti na lang at itong si Joana ay sinabing, Dad, wag mong isali yung ina ni Daniel dahil nga siya daw yung nag-insist. Kaya umalis na tayo, na nakakahiya daw. So yun na nga, umalis na sila, hinila na ni Joana itong si Tomas, at yun na nga, umalis na sila. Tapos ito namang si Daniel ay pumunta si sina Katharina at itong si Nathan doon sa ospital, at nagtanong kung sino talaga yung kanyang tumulong sa kanya, yung nag-donate ng dugo. Pero hindi naman kasi sumagot or nagsabi ng totoo itong nurse na binigyan ang pinalista yung pangalan ni Daniel. Hindi siya nagbigay ng information, kaya ang ginawa ni Joana ay ang ginawa ni Katharina ay binigyan na lang ito ng regalo at sulat, at ipinahatid sa office. So hinatid ni James yung regalo at sulat dito galing kay Katharina, at quintas ang laman ng kaniyang regalo. Tapos meron pang message na gusto daw niya sana makilala, at nagpapasalamat siya dahil nailigtas niya yung buhay ni Joana at humihinga siya dahil sa kanya. So yun na nga. And then ayun na, at nung umuwi na itong si Joana doon sa bahay nila, ay yun nga, bakit daw siya lumayas? Dahil ayaw daw niyang pumunta ng Amerika. Bakit mo naman ako papuntahin ng Amerika? Sabi naman ni Joana. At sinabi naman ni Jaina, dahil daw yung kanyang ama ang gustong makita siya. Nagkasakit daw. Sabi naman ni Joana, bakit siya na lang sana pupunta dito? Bakit ako papapuntahin doon? Tapos bakit ba? Meron ba akong unsan nais malaman or something like that, kanang meron na ba daw siya kanang dapat may balaan? Sabi nam sagol Bisaya lang talani kay Kalisod magtagalog niya. Sabi naman ni bakit adapted ba ako kung kay Bob daw siya nga adapted daw siya, dili na lang daw mag-wild daw siya. Tapos pag mo kung isa daw pinaka first na tao na lalaki yung kanya makita, example, si Daniel daw yung pakasalan niya. Pero itong si Jane ay natakot sa maging reaksyon ni Joana, kaya
hindi niya sinabi yung totoo at sinabi niya na yung ano lolo daw niya ay nagkasakit daw, ganyan lang. Tapos yun na, si Richard, si ano naman, si Marco naman, sinabi niya na pagkakataon mo sana yun na para sabihin mo ang totoo. Hindi daw niya matanggap kung ang reaksyon ni Joana, kaya ipagliban mo na daw niya, baka sa susunod lang daw niya sabihin. So yun na nga, at ito naman si Joana, dahil nga parang nababad trip siya dito kay Tomas, dahil nga sugarol itong si Tomas. So nakipagkita siya kay Emily para sabihin sa kanya yung kanyang saloobin about kay Tomas. At sinabi naman ni Emily, bakit hindi mo naman hinwalayan ng si Tomas? Wala namang silbi dyan. Wala kang mapapala dyan kay Tomas para daw ano. Dahil sugarol na, tapos parang walang direksyon ng buhay, ganyan. Tapos yun na nga, at ang ginawa ni ano ni Joana dito ay hiniwalayan niya talaga itong si Tomas. At parang sabi niya ay, di ba mataas ang standard ko at hindi mo yan na-meet yung standard ko. At kung si Daniel ay yun, mapantayan niya yung standard daw ni Joana. So parang nagalit na naman ito si Tomas kay Daniel, dahil nga, dahil kay Daniel ay hiniwalayan siya ni Joana dito. At si Daniel naman ay nag-reply sa message ni Katharina dito, at binasa naman ni Katharina at parang na-smile, nag-smile siya sa message din ni Daniel dito. So bukas guys, abangan natin, sa Monday pala dahil Friday ngayon, abangan natin ang susunod na kabanata. Itong Walang Hanggan na ito ay always excited to see the Teleserye. Teleserye, sana naman ay hindi mamatay. Dahil mamatay ang final ending nito eh. So yun lang guys, ang ating last episode for today. Hope you enjoy my storytelling. That's all. Mwah.